Yo guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalimay Online po. So mga bago dyan, subscribe po kayo at mag-join sa ating membership. Guys, ang content natin ngayon, hindi po coins, no? Siyempre, nakikita nyo naman dyan sa screen, 1,000 peso banknotes. Ayan. Napakulutong pa nitong pera nito, guys. Sa kabila ng ito pong year na itong 1K na ito is year 2015. Ayan. At sa inyo din kaalaman, hindi po sa akin to, iniram ko lang to para meron ako ma-content sa inyo, no? Ayan. So may lang konti, titignan din natin sa animista kasi quick update lang tayo ngayon eh, kasi ito nga 2015 na ito. Hindi ako sigurado kung yung year niya, no, na 2015, mababa siya, malapit siya doon sa digit, yung serial number. Kaya titignan natin sa animista, diba, kung merong comments doon. So ayan, pero yung kanyang serial number na ito is trinary din siya. Meron siyang tatlong magkakasunod na number 9 sa kanyang yan, sa kanyang serial number 999826. Trinary din to, guys. Ayan, o. Yan, year 2015, 999826. So trinary siya. Ayan, pwede na itong i-post sa eBay, mga ganito, dahil may mga collectors dyan na gustong-gusto nila yung mga ganyang mga trinary, no? So punta tayo saglit sa lumista. Diretso tayo sa kanyang gears, guys, para pabilis lang ang ating update ngayon. 12, 13, 14, and 15. So ito, year 2015, 8%, na marami pala ang kung ano itong 1,000 na ito, guys, eh, no? Signature sa Aquino 3 and Titanco, ano. At sa kasulukuyan, wala pa siyang value dito. Ayan siya, 2015. Tapos sumunod, 2016. So common pala ito nga, 2015 na ito, no. Kagandahan lang, no, trinary yung kanyang banknotes, yung kanyang serial number. So pwede nating i-post ito sa eBay, no. Kung kayo po meron din ganyan, pwede nating i-post yan sa eBay. At pwede nating doblehin yung presyo dyan kasi baka sakaling merong magkagusto at bumili sa eBay. Ayan. Kaya kung ako po sa inyo, marami kasi nagtatanong na saan ba pwedeng ibenta, kasi hindi pa nila, lalo na po yung mga bago, hindi nila alam, no, yung mga content natin. Sa eBay po, pwede nyo pong i-post ang inyong mga old coins. At lalo na yung medyo maganda pa ang condition, pero pag medyo hindi na po kagandahan, masaklap lang talaga kasi sa katotohanan na yan, hindi na halos mapapansin yan kung hindi na maganda ang coins. So dapat at least extra fine condition siya, kahit sa lalong lalo na po dito sa mga papel na to, dapat malutong pa, no? Kahit luma na yan, dapat malutong pa yung mga banknotes na yan, kasi yan po yung gustong gusto ng mga big time collectors, yung mga banknotes na luma at yung mga star notes, diba? Star notes at replacement notes, isa lang po yan. So gusto nila yan, dapat malutong. So ayun guys, kabuuan natin content kayo, maiksi lang tayo, at least nakapag-update tayo ngayon. At sa mga bago dyan, subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kayong updated, no? So hanggang bukas, maraming salamat po. Peace out.